So ayan guys, ito yung ating mga ingredients. Ayan, nakasulat guys. So ito na guys, lagay lang natin yung ating coconut milk sa kaserola. 2 cans of coconut milk. So ayun guys, medyo natutulog ang ating milk, ang ating coconut milk. Haluin lang natin siya para magising. Sa mga natutulog dyan, gising-gising. At ito na nga, nagising na siya. Ilagay na natin ang ating evaporated milk. Halo. At pagkatapos, ilagay natin ang ating condensed milk. Ayan, sarap. Halo ulit. Halo. Pagkatapos, ilagay na rin natin ang ating corn. Whole corn. Kernels. Ayan. At ito guys, bago ko siya ihalo doon yung cornstarch natin, kailangan muna natin siyang tunawin sa 4 cups of water para hindi siya mabuo-buo. Pagkatapos natin siyang tunawin, ihalo na natin siya sa ating mga ingredients. Ayan, dahan-dahan lang. And then, ayan, halo ulit. Halo lang ng halo, guys. Guys, add natin ang ating 1 cup of sugar, white sugar. Ayan, haluin din natin. So ayan guys, depende yan sa inyong panlasa kung gusto nyo pa ng So ayan guys, salang na natin siya sa ating pinakamahinang apoy. Ayan. Halo lang ng halo hanggang sa makuha niyo yung gusto nyong mixture. Ayan. Hanggang sa lumapot siya guys. Halo lang ng halo. Ayan guys, medyo lumalapot na siya. Ayan, haluin lang ng haluin. Medyo umiinit na ang ating kaserola. Ayan, halo lang. Ayan guys, so, ito na nga guys. Ayan, malapot na siya. Sarap. So, ayan guys, malapit na to. 2 minutes na lang, pwede na natin siyang haluin at ilipat sa ating lagayan. So, ito na nga, guys. Yan.
Baling nagawa natin siya, na ang nagawa natin is 13 pieces. So ayan guys, ang ating finished product. So guys, ito pala, pwede nyo pong ihalo yung cheese habang niluluto nyo siya. Or habang bago nyo siya isalang, ihalo nyo na siya sa mga ingredients. So ito ginawa ko para makita ng ating mga customer na meron siyang cheese. Ayan, see. Oh my God!